no? What's up, mga kakuys? Good morning. Maulan ng maga sa inyo, no? Today's date is Monday, guys, 22. November 22, it's Monday. Ano sa niyong guwang Monday? It's COB, guys. It's COB. Bilis ng araw, boys, no? Napakabilis ng araw. No? Yun. Dadagdagan na naman ang edad natin. Oh my God! Oh my God! Talaga naman. Magiging 28 ka na. 28 na ako, mga kuys. Binatang binagawa na si kuys. Tayo dyan. Magiging 28 na, hindi pa tayo yumayaman, mga kuys. Boss Maki lang ang yumayaman. We're screwed. Paano ba magpayaman, Boss Maki? EJ. EJ? Kuys. Paano ba? Umupo ka ng 20 minutes, kuys. Tapos magtatrabaho ng 10 minutes. Gucit! Shout out to sa Ilakas Tama. Nagamit namin ng yung ano, Gucit. Gucit? So yun, mga quiz, no, si Ilakas Tama, malapit lang dito sa amin yun. Sa ano yun eh, Isogo, diba? Apo, Isogo. Sa Isogo siya nakatira. Famous sa Japan. Famous na vlogger dito sa Japan. Si Ilakas Tama. Paano makasave ng pera sa isang araw na sahod? Diba? Ba't isang araw? Hindi ba siya isang buwan? Oh my God! Oh my God! Isang araw natin iya, ano, kasi per day yung ano, ang sahod, diba? So, mga guys, dito sa Japan, tulad ni Boss Maki na sumasahod ng limang goseng isang araw. Oh my God! Joke lang yung mga guys. Cut! Thank you! Bubukatay niya. Sasabihin na lang natin na si Boss Maki ay sumasahod ng isang lapad isang araw. Yeah. Na? Tapos, ang pagkain kasi dito mga boys, kapag hindi ka nag-obento, is mga 1,000 yen. Ay, so, kung hindi ka mag-obento, mamaminusan ka ng 1,000 yen sa pagkain. Ano ba 1,000 yen, guys? Yung 1,000 yen kasi, kung ang palit sa peso is 450 pesos. Hindi, 450 pesos siya. Yen. So, tama. So, yung 450 pesos na yun, mga kuys, is pangkain mo lang ngayon lunch. Diba? Apo. Tapos, kung tamad ka pa rin magluto, mga kuys, syempre sa gabi, kakain ka, another 1,000 yen yun. Diba? Apo. So, another 450 pesos yun. Makagastos ka ng 900 pesos sa tanghali, saka sa gabi lang. Eh, paano pa yung umaga? Umaga. Diba? Yung breakfast mo. Another 1,000 yen yun. Diba? So, abot na 1,350 mga kuys ang isang araw kung hindi ka magluluto, no? Yun yung pagkain mo. Eh, kung sumasahod ka ng ano, isang lapad sa isang araw. So, minus 1,000 yen, 3,000 yen, meron ka 7,000 na matitira. Oo, diba? Keep na yun. Oo. So, ngayon, i-times mo yun sa, sabi mo na lang na 22 days. Diba? Meron so, 22 lapad. In 22 lapad na yung quiz, may bawas ba yun? Kasi may tax insurance sa Japan, di ba? Yung mga ano? Ay, oo, may ganun pa. Kaya hindi mo makakuha ng 22 din yun. Oo, no? So, mga papalo na 17, ano? Kung 5 lapad ang tax mo. Mga 17 lapad ang makukuha mo. 17 times 3,000. Oh my God! Oh my God! Kasi kung everyday kang ano, 3,000, sa times 10, di samang yun. Eh, times 20, di rokumang yun. Rokumang? Oo, rokumang rokseng. Kung 22 rokseng. Days. So, mababawasan pa yung 17 mo ng 6,000 6,000 na yen. Hindi matitira sa'yo 11,4 na lapad, no? Eh, yung ano mo bahay mo pa. Gas, kuryente, bahay. So, mga matitira sa'yo, mga kapoy, is na mga nasa ano, no? 5 lapad, o kaya ano? Apat. Apat na lapad. Yan yung matitira sa'yo. Yun na lang yung ano mo. Kung tamad ka magluto. Kung hindi ka tamad magluto, masisave mo yung ano na yun. Kahit mga yongmang dun, apat na lapad. Oo, may
May matitira ka. Apat na lapad mo, magiging 7. Oo, tama. Ganun na maiipon mo. Kung hindi ka magastos. Kung may luho ka, kuis pa niyan. Kung may luho ka, ayun ang tinatawag na, ano, valet. Patay tayo doon. Patay tayo doon. Wala talaga maipon pag ganun. Wala talaga. Kaya tasty-tis muna. Oo. Ang tawag doon mga kuis, Tom Jones. Gutom. Kaya mga kuis, no, kahit yung mga nasa ibang bansa, hindi ganun ka, ano, kalaki. Kung naiipon, ano. Especially kung nagpapadala ka pa sa Pilipinas. Diba? Ano, kaya wala ka na talagang luho. Oo, kaya yung mga kamag-anak, kapamilya na nasa Pilipinas, iintindihin nyo yung mga kamag-anak nyo, mga kapatid nyo, mga nanay nyo, tatay ninyo na nasa ibang bansa. Uh-huh. Na baka mamaya, hindi nyo naiisip, hindi na pala kumakain, maibigay lang. Diba? Especially dito sa Japan, marami kong kilala na ganun, matatanda na. Imbis na pinapahinga na, nagtatrabaho pa rin para lang makapagpadala sa Pilipinas. Masalang yung likod, yung mga sakit-sakit na. Oo, mga kapoys, meron ako nakausap. Ano siya, 65 years old na, no? Lalaki, matanda. Nagtatrabaho pa rin siya, pero wala na nga siyang ano, bro. Wala na siyang yung mark. Kuko? Hindi. Mark dito, yung fingerprints. Wala na siya, ubos na, alam mo ang bayad. Bakit? Kakahugas niya ng plato. Oh? Kasi yung trabaho niya, dishwasher. Oo. Kasi nga wala na, hindi niya na kaya magbuhat, magana sa ibang ano, di ba? So, para makapagtrabaho siya, ang pinasok niya is dishwashing. So, para may maipadala siya doon sa ano niya, pamilya niya sa Pilipinas. Mm-hmm. Ngayon, yung nung kinausap ko siya, yung pinadadala niya, yung anak niya, nasa 28 years old, na may asawa, tapos hindi nagtatrabaho. Oh my God! Oh my God! Asa sa padala niya. Diba? Batugan, no? Yun yung masakit na ano, no? Na pangyayari, mga kakoys, no? Na, kung minsan, yun lang, advice ko lang, no? Yung mga pamilya sa Pilipinas, mga anak, hindi ganun kadali kumita ng pera sa ibang bansa. Isipin nyo rin yung tatay nyo, yung nanay nyo, yung kapatid nyo na nasa ibang bansa, yung kamag-anak ninyong nasa ibang bansa. Tulungan nyo rin sila kung paano sila makaka-uwi, di ba? Kung paano sila makaka-ipon. Hindi yung pagkabigay sa inyo ng pera, ubos agad, ubos biyaya. Kasi syempre, yung mga nasa ibang bansa na yan, kung hindi nyo rin sila tutulungan makapag-ipon, wala talaga. Diba? Wala talaga. Yung routine ng buhay every month is ganun. Ubos biyaya, ubos biyaya. Antay ng padala. Diba? Ang hirap dun, Kuis. Yun nandito lang sa ibang bansa ay napapagod. Ayun nga. Ayun nga eh. Ang masakit kasi, no? Is yung pinaghihirapan ng nasa ibang bansa, hindi pinapahalagahan. Na nasa Pinas. Ang iniisip nila, basta naawa ka nila yung padala. Mayaman. Diba? Yun nga eh, Banday Millionaire nga eh. So yun yung dapat na alisin natin sa ano natin, katawan natin. May masakit na katotohanan pa dun, guys. Kunyari, hindi sila pagpadala, galit. Galit pa! Diba? Oo, masama ka pa. Oo. Diba? Siyempre, yun nga yun. Masakit sa loob mo yun kasi nag-ano yung mga nasa Pinas, diba? Oo. Eh wala, kung single pa sila dito, wala silang kamag-anak, doon na lang sila nakaasa. Oo. Mahirap yun, depression yun. Depression talaga, grabe yun, stress yun. Kaya mga kakuis, kung kayo, no, meron kayong pamilya sa ibang bansa, meron kayong kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, isipin nyo rin yung kalagayan nila doon. Mm-hmm. Isipin nyo kung kumakain pa ba sila sa tama o natutulog sila ng 8 oras sa isang araw. Kasi minsan, meron yung nagtatrabaho ngayong umaga tapos mamayang gabi magtatrabaho pa ulit, no? Diba? Tapos uuwi sila 1 o'clock na madaling araw, gigising ng 5 o'clock para pumasok ulit sa umaga. So yung tulog nila parang 4 hours lang, wala pa minsan. Kasi pag uwi mo, hindi ka pa naman makakatulog agad eh. Diba? Kaya napakaswerte nyo yung mga nasa Pilipinas na may kamag-anak sa ibang bansa. Kayo, nakakatulog kayo ng 8 oras, higit pa. Diba? Gigising. Matutulog kayo sa gabi, magiinom kayo, mag-ano kayo, party kayo. Tapos pagising nyo sa umaga, 1 o'clock ng hapon, 2 o'clock ng hapon. Oo. Kakain kayo, 'di ba? Kasi may pagkain, 'di ba?
Pero hindi nyo iniisip yung pamilya nyo nasa ibang bansa, kung paano sila nagtitipid para lang ano, makapagbigay ng pera. Kung paano sila makapagpadala. Makabili ng gusto nyong bilin. Di ba? Kasi, mami, daddy, gusto ko nito. Gusto ko tong cellphone na to. Di ba? Gusto ko tong sapatos na to. Gusto ko tong makeup na to. Di ba? Tsaka wala silang iniisip paano silang magkakaroon ng pera ngayong araw. Oo, hindi nila iniisip yun. Ang iniisip lang nila, may darating. Paano magagastos yung pera? Paano magagastos yung baliktad. Oo, yun yung masakit na reality, no? Kaya yung mga OFW, kawawa talaga yung iba. Kasi, bigay sila ng bigay, tapos, di ba? Walang natitira hanggang sa ang di nila napapansin, tumatanda sila nang walang natitira sa kanila. Di ba? Ang masakit pa doon, na kapag tumanda na sila at hindi na nila kaya magtrabaho, example, dito sa Japan, uuwi sila ng Pilipinas, wala silang naipundar, walang kahit ano. Tapos, yung mga panahon na tinulungan nila yung mga tao na yun, kaya-kaya silang tulungan nun. Kung sila naman yung nangangailangan, di ba? Pagtataboyan lang yun, boys. Wala diba? Nang silbi. Yun yung masakit. Kasi wala ka ng silbi. Matanda ka na, wala ka nang maibigay. Di ba? Halos ang dami nga dyan, no? Mismong anak niya na nga. Di ba? Pinapalayas, pinapagtabuyan. Marami diba? Na napapanood na ganun, boys. Di ba? Sipi mo, yun ang masakit. Hindi nila alam. Sipi mo yung kakahugas ng matanda dito para lang may mapadala sa Pilipinas. Di ba? Hindi nila alam yung kinita ng matanda sa isang oras, mga kuis, dito. Iseng sambyak wen. Ibig sabihin, 1,300 yen isang oras. So sa peso, pag kinonvert mo yun, so nasa ano rin, bro? Mga 750 rin, no? Pesos. Ang per hour na pagtatrabaho kayo dito, mga kuis, no? If ever na 1,300 yen. Sa Tokyo pa yan. Minimum, sa Tokyo yan. Pa yun, no? Minimum, no? So, yun ang kikitain nyo sa isang oras, no, mga kuis? Ngayon, syempre, kung papasok siya ng 5 hours dahil arubaito lang, di ba, arubaito, so, meron siyang kikitain na 6,500 yen. No? Yun yung kikitain niya sa 5 oras na trabaho, kakahugas. So, sa peso, yung 6,500 yen na yun is pumapaloy siya ng mga 3,000 o 2,500. O, sabi mo na na 3,000, di ba, pesos. Aba. Sa 5 hours yun. Ngayon, mga kakois, kakain pa siya, syempre. Oo. So, mababawasan ng 10 yen yun. So, magiging mangyayari, 5,500 yen na lang ang matitira. Di ba? So, yun yung masisave niya. Oo. So, dalawang araw, tatlong araw na puro siya trabaho ng gano'n, makakaipon siya ng, sabi mo na, in 1 week, magkakaroon siya ng 5 goseng, sabi mo na. Oo. Na 2,500. So, sa 10 araw, meron siyang 5 lapad. 5 lapad. Diba? So, yung 5 lapad na yun, sa 10 araw na pinagtrabahoan niya yung mga kuis, yun yung ipapadala niya sa Pilipinas. So, wala na namang natira sa kanya. Sa kanya, oo. Pero yung mga anak niya doon, masaya. Yung mga kamag-anak niya doon, masaya. Pero siya, nagpapakamatay kakatrabaho, dito, wala na ngang fingerprints, bro. Wala na. Kulubot na yung dito. Nagkakasakit siya, hindi niya sinasabi, diba? Tapos galit pa yung anak niya kapag hindi napadala. Minumura pa siya. Mahuli lang. Araw lang. Hindi naman yung ano lang siguro ganun. Hindi niya naman na share pero mga isang araw ganun na late lang ng ano no. Oo, grabe, minumura pa siya. Na, grabe. Oo. Ang ganda pa ng tawag sa kanya, daddy. Oh my god. Oh my god. Social. Hindi malinatanong kung nagkakasakit siya. Oo. Kung kumain na ba siya? Oo. Grabe mga kuis no, talagang yung buhay dito sa Japan, oo, meron yung mga, meron kasing time na pagbata ka pa, malakas kang kumita eh. Oo. Kalakasan mo yun eh. Diba? Kaya yung kalakasan mo ng pagkita na yun, dapat marunong ka kung paano mag-handle ng pera. Diba? Eh, syempre, pag ganun tayo, Pilipino, pagmamahal sa pamilya, diba? Syempre, ayaw natin siya mag-utom. Oo. Pero mga ako, istandaan ninyo, kapag ka ang ginawa ninyo is puro bigay, 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 isang barangay pinapakain ninyo, putya. Mga ako, sigurado, mamumulubi ka. 100%. Walang mangyayari sa buhay mo. Hindi pagdadamot na hindi ka magbigay, hindi pagdadamot yan. Ang gawin mo, ako ha, sa akin lang ha, based on ano ko lang ha, sa sarili ko. Kasi ko syempre dumaan din ako dyan eh, sa ganyan eh. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin. Pero mga kakois, isipin nyo rin yung sarili ninyo. Diba? Oo.
Dahil number one, kapag kayo ang nagkasakit at di nyo na kaya magtrabaho, lahat kayo magugutom. Di ba? Oo. Sino pa yung magbibigay kung may wala sakit ka na, hindi ka na makapagtrabaho? Nga di ba? Kaya hindi pagdadamot yung hindi ka magbigay. Ang gawin mo muna, mag-save ka muna, magpalakas ka muna, patibayin mo muna yung pundasyon mo. Kung baga sa bahay, may pundasyon yung, patibayin mo yun. Ngayon, kung matibay na yun, saka mo sila balikan, saka mo sila tulungan, na hindi ka naguguho. Kasi kapag gumuho yun, gumuho ka, lahat. Kasabay sila, guguho din sila. Lahat, wala nang... Diba? Masisisi ka pa. Masisisi ka pa, diba? So, ang pinaka-the best is... Patibayin mo yung sarili mo kapag malakas ka na at sa tingin mo hindi ka naguguho, balikan mo sila, saka mo sila tulungan. Kasi hindi naman sila mamatay, mga kuis. Gagawa ng paraan yan. Kung hindi sila kakain, iikot yan. Di ba? Diyan sila matututo maghanap ng paraan kung paano magtrabaho. Doon sila matututo. Pero kung panayang bigay mo, aasa sa iyo yan, mga kuis. Ngayon, ikaw din ang mahirapan. Sinasabi ko sa'yo, buti kung habang buhay malakas ka. Buti kung habang buhay bata ka. Di ba? Lahat tayo tumatanda. Nagkakasakit pa. Hindi pala may sakit. Yung mga lagnat, hindi mo alam kung natatama yan. Di ba? Yun nga yun. Kaya yung pinaka the best, hindi pagdadamot ang hindi magbigay. Saka hindi mo obligasyon yun. Hindi mo obligasyon yun. Especially kung kamag-anak mo. O minsan nga, kahit magulang mo na eh. Diba? Kasi mga kakuis, responsibilidad na magulang na palakihin ka, pag-araling ka, hanggang sa makatapos ka. Diba? Pero hindi responsibilidad ng anak na obligayin mo yung sarili mo, na tulungan mo yung magulang mo. Hindi. Pwede kasi meron kang sariling, kung meron ka sariling pamilya na, diba? Hindi mo na obligasyon. Pero kung meron ka, nakakaluwag ka, edi magbigay ka. Diba? Tulungan mo, syempre magulang mo yan eh. Pero hindi ibig sabihin na magdamot ka, na pinagdadamotan mo sila. Hindi. Kung may sobra ka, magbigay ka. Yun yun. Pero yung lahat ibibigay mo, wala nang ititira sa sarili mo. Diba mga kakoy, sinasabi ko sa'yo, hanggat maaga, mag-isip-isip ka. Hindi pagdadamot ang hindi magbigay. Tandaan niya yan. Kung minsan, kailangan mo silang turuan kung paano sila pumilos sa sarili nila. Para hindi sila umasa sa'yo. Diba? Ganun yung... Inang kasi reality. Kung lagi nilang iisipin na mayroong darating, may darating. Wala, hindi kikilos yan, mga kuis. Yung pagmamahal na akala mong ibinibigay mo, diba? Hindi pagmamahal yun. Alam mo bakit? Kasi tinuturuan mo silang maging tamad. Kasi aasa na lang yun. Alam naman kasi alam nila may darating next month. 'Di ba? Oh. Para sa iyo pagmamahal 'yun bilang OFW, anak mo eh, pamilya mo eh. Pero ang totoo ron, hindi pagmamahal ang ginagawa mo, tinuturuan mo sila maging tamad. 'Yun 'yun. 'Yun 'yun sa totoo lang. Ang pinaka the best, bigyan mo sila pero turuan mo sila kung paano nila palalaguin 'yung binibigay mo. 'Di ba? Hindi 'yung basta bigay ka lang ng bigay. Nung pumunta sa wala. Diba? Kasi tinuturoan mo lang silang maging tamad. Yan yun. Eh okay lang sa ano ko is kung ano. Masakit kasi tinitiis mo. Pero hindi ibig sabihin na tinitiis mo sila, hindi mo sila mahal. Hindi yun. Tinuturoan mo sila kung paano sila kumilos sa sarili nila. Diba? Maging independent. Ganun yun. Eh yung mga ano dito sa Japan, kahit may mga ano, yung may mga sakit, oo. 'Di ba? Kumikilos talaga, hindi tamad, 'di ba? 'Di ba? Oo, eh paano pa 'yung kompleto, 'di ba? Grabe, 85, 90 years old nagtatrabaho pa. Nasa McDonald's pa. Ganong katindi dito. Hindi ko yung mga ano, yung mga pipe, mga bulag dito, 'di ba? Hindi kasi 'yun given na 'yan eh sa Pilipinas kasi kapag ganun, 'di ba? Wala pa sa ating ano eh, hindi pa ganun kalawak yung ano ng Pilipinas eh. Hindi ko kapag yung... pipe bulag, di ba? Karaniwan walang trabaho dahil hindi tinatanggap eh. Hindi ko yung sa Pinas, sila may kumpleto na lahat meron, but hindi pa nagtatrabaho. Yun yung maganda. Eh dito sa Japan, tingnan mo kahit may ganun, nagtatrabaho. Yun nga yun diba? Mga kuis eh. Tas ang sasabihin nila, isipin mo kumpleto sila, di ba? Walang diferensya, buo ang ano, malakas. Nagji-gym pa nga eh.
'di ba? Pinalalaki yung bayag, 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 'di ba? 'Di ba? Oo. Sipin mo. Tapos ikumpara mo dito, yung mga nandirito mga kuis, mga bulag, mga nasa PWD ba tawag doon? Yung mga naka-wheelchair, nagtatrabaho. Oo. 'Di ba? Oo. Sumasakay pa ng train mismo. Diba? Mag-isa pa 'yun. Ha? Pero bakit din sa Pilipinas, kumpleto. Kumpleto. Alalaki ng katawan, 'di ba? Ano yung porma, mga nakalakos pa, 'di ba? Naka-branded na damit, branded na sapatos. Oo. Pero hindi nagtatrabaho, panayang hingi. 'Di ba? Baliktad. Oo. Pag ganun ang reality sa ano. Tapos ang ing sasabihin, wala ang trabaho. Ang daming trabaho, namimili lang, maarte lang. Ang dami diyan, mag-janitor ka diyan. Pumasok ka diyan sa mga convenience store. Mag-waiter ka diyan. Napakadaming trabaho eh. Kung step by step naman 'yun, guys. Eh ang gusto nila manager agad. Oh my god. Oh my god. Karon bang ganun? Wala namang ganun, guys. 'Di ba? Walang ganun. Lahat 'yang paghihirapan mo 'yan bago ka tumaas. So hindi ako nang baka i-bash nyo kami, hindi. Yung ano lang, by ano lang 'yun, ha. Experience. Experience saka sa ano, sa totoong nangyayari no, sa paligid natin, mga boys. Kahit saan sila magtumingin, ganun talaga. Ganun talaga. 'Yun yung masakit na reality, no. Kaya mapapayo ko doon sa mga OFW na nasa Japan or nasa ibang bansa ka man. Isa tatagan mo yung loob mo, lakasan mo yung loob mo. Turuan mo yung pamilya mo kung paano sila kikilos sa sarili nila. Hindi yung basta bigay ka lang. Dahil hindi pagmamahal yun, mga kakoys. Hindi pagmamahal ang ginagawa ninyo. Magbibigay kayong pera, tapos na. Hindi pagmamahal yun. Tinuturuan nyo sila maging batugan. Na habang buhay, aasa sa inyo. Ang tanong, paano kung dumating yung panahon na mawala na kayo? Naiisip nyo ba kung paano yung ginawa ninyo doon sa tao na yon, sa mga anak nyo na yon, sa kamag-anak nyo na yon? Tinuruan nyo sila maging batugan. Pag kayo ang nawala, paano, diba? Sila? Paano na sila? Hindi na nila alam yung gagawin nila sa buhay nila. Kasi wala eh. Wala silang, hindi nila alam kung paano kumita ng pera, kung gano'ng kahirap kumita ng pera. Wala silang diskarte. Diba? Oo. Kaya yun yung mangyayari dyan, mga kuis, no? Wag naman sana na lahat naman tayo dun pupunta. Una-unahan nga lang talaga, di ba? Kaya kung ako sa inyo, hanggat meron pang panahon, turuan nyo sila kung paano sila mabubuhay sa sariling paan nila, mga kuis. Huwag nyo silang turuan maging tamad. Hindi, ulitin ko, hindi pagmamahal na bigyan nyo sila ng pera. Tinuturuan nyo lang sila maging tamad. Pwede naman yun, quiz yung konti lang. Pero yung sobra-sobra, yung wala nang natitira sa'yo. Yun yung ano doon. Mali. Ayun nga eh. Okay lang yung ano, yung konti-konti. Uh-huh. Okay, sabihin na natin konti-konti. Pero ganun pa rin yung kababagsakan nun, bro. Hindi, parang help lang. Ah, help. Oh, halimbawa, minsan. Oh, halimbawa, humingi ng pang-negosyo. Uh-huh. O, bigyan mo ng pang-negosyo. Pero kapag nalugi yun, natapos yung pera na yun, yung problema niya na yun. Yung walang bumalik. Walang bumalik eh. Kasalanan niya na yun, di ba? Pero yung bibigyan mo ng monthly na allowance, so ano? Ay, naku po, Diyos ko. Tandaan niyo, mga kuys. Lahat tayo. Mamamatay tayong lahat, pero una-unahan lang yan. Di ba? Oo, kuys. So, pag minalas-malas ka at ikaw ang nauna, isipin mo yung maiiwan mo na tinuruan mo maging batugan. Mas kawawa yun. Sabi ni Kuya Kim, ano, ang buhay ay weather lang. Yun! Nadali mo. Eh, yung weather, paiba-iba. Hindi mo alam kung anong kailang weather ka. Diba? So, pasensya kayo mga kuis, no? Medyo napa-ano yung usapan natin. Medyo matindi at masakit na salita yung maririnig ninyo, no? Pero yun yung talaga eh. Yun yung totoo eh. Diba? Yun yung nakikita natin sa paligid natin. Kaya, pasensya na doon sa mga tatamaan o sa mga ano, no? Huwag nyo kaming ibabash kasi kami nagsasabi lang kami ng based on ano, experience. Pero ulitin ko, no? Hindi pagdadamot ang hindi magbigay. Tinuturuan mo lang sila kung paano sila tumay sa sarili nilang paa. Ang nakakatakot kasi is kung ikaw yung mawawala, paano na sila? Kasi wala ka na, hindi mo na mabibigyan, hindi mo na sila matutulungan. Paano na sila?
Yun ang tanong. Malaking question mark, mga quiz, no? Question mark. Pwede sana kung milyonaryo. Paano na no? Sila? O kung milyonaryo, bigyan ko sila ng ano, bahay. Oh. Diba? O, million, isang Petron, million, isang million. Petron dyan. Shout out sa Petron para dito sa diesel. Para ano, wala nang ano, gas-gas dito. No? Wala nang bayad-bayad. Ganun gagawin ko. Uh-huh. Kung milyonaryo ako. Uh-huh. Kung katulad nito, putso na trabador lang din naman tayo. Lang, no? Uh-huh. Diba? Isang kayo, isang toka. Oo. Kaya mga kakuys, no, payo lang. Galing kay kuya nyo, no? Sa kay Boss Maki. Based on experience lang ni kuys. Mag-isip-isip kayo habang ano, may panahon pa. Dahil hindi tayo, hindi tayo pabata, mga kakuys, no? Patanda tayo, tandaan nyo yan. Hindi man halata sa itsura natin eh. What? Ay tayo dyan? Hindi man halata sa itsura natin, pero, no? Nararamdaman na natin yan sa mga katawan natin. We're screwed. Pero ganun pa man, eh, bata pa rin naman tayo. Kaya lang, eh, mas maganda na maagapan kesa huli na ang lahat. Diba? Sabi nga nila na sahod lang pagsisisi. Oo. Ulitin ko, hindi pagdadamot ang hindi magbigay. Tinuturuan mo lang sila kung paano sila gumawa ng paraan na kumita sa sarili nilang, diba? Na tumayo sa sarili nilang paa. Oo. Hindi pa, hindi ngayon kung nakita mo na hindi na talaga kaya at may maitutulong ka naman, bakit hindi? Oo. 'Di ba? Ako ganun yung ginagawa ko. Pinababayaan ko, tumiskarte ka. Tumiskarte, no. Lalaki ka. Eh. Oo. Tumiskarte ka. By hook o by crook, sabi nga nila, 'di ba? Oh, gawin mo lahat ng mga kaya mo kasi lalaki ka. Mm-hmm. Ngayon, kung nakita kong dapang-dapa ka na at hindi mo na kaya, tutulungan kita. Oo. Kung may maitutulong ako. Mm-hmm. Ngayon kung wala, pasensya na. Huwag kang magagalit. Kasi may pamilya din ako. So yun mga kakuis, no? Basta, sinasabi ko lang, is hanggat maaga, hanggat nabubuhay, may pag-asa yan. Oo. Ang kailangan lang is gamitin mo yung binigay sa yung skilled o kaya yung talino na binigay sa'yo ni God, ano? Ng Panginoon, ano? Palawakin mo yung diskarte mo. May darating, meron, imposibleng wala. Okay, maniwala dun sa porkit sila mayaman, ganun na, hindi. Yumaman sila dahil pinaghirapan nila yun. Oo. Diba? Kung kayo natutulog ng 8 oras, yung mayayaman na yun, baka 2 hours na lang ang tulog nun. Mga kakuys, sabi ko sa inyo. Mayayaman dun, sabi nga nila 6 hours lang, ganun, 4 hours. Sipin mo, diba? Oo. Kaya nga napakaswerte ng mga taong nasa Pilipinas na hindi nagtatrabaho, painom-inom lang, pasiga-sigarilyo pa. Diba? Mga nagpapalaki ng bayad. Sinasabi ko lang, yung totoo ha, huwag kayong magagalit. Kaya yun mga kuys, OFW na nasa ibang bansa, no? Mag-isip-isip kayo hanggat hindi pa ang uling lahat. Kasi, tandaan nyo, hindi mamamatay yan kapag di nyo tinulungan. Gagawa pa ng paraan yan para dumiskarte sila sa sarili nila. Oo. Yan lang ang ma-advise ko sa inyo mga boys. Okay? So ayun ang mga guys, no, malapit namin sa trabaho namin. Medyo pasensya na kayo sa vlog natin for today. You know, medyo ano, sermon ang ano natin. Sermon? Oo. Kasi kapag nalalaki yung mga ganon, umiinit yung ulo ko. Diba? Nakakainit ng ulo eh, kasi isipin mo, di nila iniisip yung pamilya nila na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung gaano ba kahirap yung ginagawa nun para magkapera. No? Okay, nakikita ninyo, formado, mamahalin yung suot, may mga alahas. Mm. Kasi pinaghirapan nila yun. Pero para sabihin ninyo, maingit kayo dahil di kayo binibigyan, tapos nakaporma yun, tapos kayo dyan nagugutom, eh kasalanan nyo na yun. Diba? Ano, trabaho din. Diba? Kasi kami dito, kung ano man yung nabibili, katulad ni Boss Maki, nabibili niya. Ano yun? Wala nga ako nabibili, boss. Pinaghirapan niya, di ba? Pinaghirapan niya yun eh, kumbaga doon niya nilalabas yung stress niya eh, di ba? Pagkain lang, pagkain lang, pagkain lang. Oo. Kaya na diba? Nalaba? Lalabas tayo. Yun yun, ano? Hindi porkit formado o may maganda kayong nakikitang gamit, is ano na, di ba, mayaman na, mayabang na, hindi. Kasi doon lang nila na ilalabas yung ano nila eh, stress nila. Mm-hmm. Mabili nila yung gusto nila. Diba?
magtrabaho din sila, guys. Para malaman nila, di ba? So, yun ang mga kakwis, no? Medyo malalim ang topic natin ngayon. Kaya medyo, no? Bawi tayo next time. Pag maganda yung view. Maulan kasi, kaya... maulan kasi, no? Maulan kasi. Wala tayong view. Okay, mga kakwis, no? Sa susunod ulit, kakain muna kami ni Boss Maki. Let's go! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.